Pero ang galing ng bonding niyo magkakapatid, no? Pag band members na kayo, tapos magkakapatid pa kayo, best friends pa kayo lahat, you know, I'm sure wala kayong option kundi maging mag-best friends. O may away-away din, tulad ng normal na banda. Oo. May tampuhan din. May mga tampuhan din, maganyan. Tapos may walk-out. Walk-out talaga. Meron din. Friends, mga ka-XL. Deus, kamusta? Mabuti, Chris. Hello. Meron tayong guest ngayon. Super ganda, super galing, super talented. Okay. Isa sa mga magkakapatid, the famous Daughters Five. Oh, wow. Na pagbigyan tayong ma-guest natin dito sa The XL Show, isang extraordinary life, extraordinary story naman ang ma-feature natin dito. Friends, please welcome Queency Villanueva. Queency! Yay! Welcome, Queency! Nice to see you. Nice to see you too, guys. Hi. Super thank you. Pinagbigyan mo kaming mag-guest dito sa The XL Show. Oh, thank you po sa opportunity. Sobrang saya. Ano mo, Quig, XL means extraordinary life. And sa buhay mo, super extraordinary ang story ng Daughters Five. Pero, kwentuhan mo kami, paano nga ba nabuo ang Daughters Five? Kung gaano kakulay ang iyong journey. Oh, story. Okay, grabe, no? Since 1996 kasi kami na form. So mga siguro that was parang I was 7 or 8 ganun yung age ko. Then ako yung unang tinuruan ni daddy ma na sa aming magkakapatid, ako yung tinuruan ng instruments. And then, kasi yung dad ko before, may band siya. Iba-iba yung bands niya. Then, sabi ni mami, why not turuan mo yung mga anak mo para, alam mo yun, para mas, kasi cool. Si daddy, dahil puro bisyo din yung mga kabands na dati, ganyan. Tapos, sumasakot yung ulo niya. So, sabi ni mami, bakit di mo i-try na turuan na lang muna yung mga anak mo? Ganyan. Tingnan mo kung gusto nila, ganyan. Pero, actually, gusto na rin talaga namin matuto that time. Kaya, walang pilitan. Okay. Talaga? Pero drums? Sino namili ng drums? Ikaw o daddy mo? Kasi daw, nung baby daw ako, gumagalaw na yung pa ako na ganyan, yung parang nasa pedal. So, pumapadyak na. Oo, pumapadyak na talaga. So, since baby ako, nakatakda na yata yung drums. Sabi niya, ito yung drummer, ganyan. Pero yung sister ko na guitarist ngayon, did guitarist ngayon, ang gustong-gusto talaga niya ng una is yung drums. Pero nung sinabi sa kanya ni dad na ito yung para sa'yo, doon niya na-realize na, oo nga, ito yung for me, yung lead, yung guitar. Ganyan. Ang galing naman dahil sa paa, no? So, ako parang para sa akin story, kasi ako din, nung umiyak ako nung maliit ko, tinalagay ako ng tatay ko sa drum, pero may tubig. Ako yung pala singer, ha? Hindi, parang gusto na ako nunurin. Salbahay kasi yan eh. Baby pa lang. Ang galing. Tapos so, sabi mo 8 years old ka lang noon, tinuturoan ka mag-drum. So, mga 7 or 8 between that. Tapos, before ako, after ng classes, yan, tuturuan ako ni daddy mag-drums. Ganyan. And then, yung mga kapatid ko din, tuturuan niya. Pero yung, tapos, yung bunso that time is wala pa. Kasi, mas younger siya sa akin. So, mga 5 pa lang siya nun. So, wala pang maisip na instrument for her. Kasi, di ba, yung usually sa band is keyboards, bass, guitar, and drums, diba? Mm-hmm. Tapos, kaya ang nangyari is yung kapatid ko nag-percussion muna. I mean, yung tambourine. Okay. Ang galing. Kasi actually, kakaiba rin talaga. Hindi ko alam, 10% o 5% lang sa banda ang talaga babaeng magaling mag-drums, no? So, marami na lang ako napanood na concerts at talagang bihirang-bihira. At
pag babae talaga nag drums talagang napapatunga nga ako. Ang galing talaga. So, ang kasi nagmamagaling lang. Nagmamagaling na pala. Hindi, pero ilang taon ka nung naramdaman mo talagang magaling ka na? Yung talagang nag-exhibition ka na. Wow, galing mo pala. Sound effect. Try mo nga ulit. Kasi ano yun, diba? Parang kahit na parang sinasabi ng ibang tao na, ay, galing mo or what. Pero para sa'yo, pwede ka pa mag-improve eh. Diba? Mm. Parang walang katapos ang learning. So, ayun, nag-ano rin ako na mag-aral kay Michael Alba, which is yung drummer din ni Regine and ni Gary V, ganyan. Pero, grabe kasi yung coordination mo, dalawang kamay, dalawang paa gumagana, plus pati ulo, pati headbangs kasi yun. Sakto yun. Yeah, tapos kumakanta din. So, tapos kumakanta ka pa, so anim yung tuwa. Ang galing mo, tsaka mata no? Pa. Oh, mata pa, tinitignan mo yung audience, baka mamaya wala na palang tao. Oh, wala na. Tumakbo na pala sila, no? So, headbanger pala si Queency, no? Headbanger, ganun. Oo nga. So, pero, syempre, nung bata ka, ano yung mga tipo ng tugtog na tinutugtog nyo? Ano kami, kasi... Music ng tatay mo, si Virgil. Oo, syempre, di ba? Yung mga oldies, goodies naman. I mean, standard naman siya. So, mga Carpenters, ABBA, ganyan. Tapos... may mga, yung, kasi nung bata kami, yung sikat nun is yung mga Spice Girls. So, tapos yung The Course, gano'n. So, yun yung mga parang na form namin na music din. I mean, na play namin. Kasi more on cover songs din kami nung bata kami. Okay. So, pinagsabay niyo yung school at music at that time growing up? Oo, gano'n na nga. Kaya, actually yung ano ko yung high school, iba-ibang school yun. So and yung second year high school ko nag home study sa mga high school. Mm-hmm. But sa Manila pa yun, pero ayun na ano naman. I mean, working student. So since high school. Pero very ano naman. Sa music ba parang ano rin ba yan? Kasi ako sa laking teatro ko. So sa teatro talagang disiplinado kami sa oras, yung lahat limitado din galaw mo, sobrang disiplined. Sa music ba ganun din? Kailangan disiplinado kami. Actually, oo. Yeah. Parang sa lahat ng bagay talaga kailangan 'yan eh kung gusto mo rin talaga mag-succeed, 'di ba? Okay. Pero syempre, may times na parang pagod ka na, parang sawa ka na or nawawalan ka na ng alam mo 'yon ng a motivation to improve or to grow. Pero once na parang bumalik sa'yo yung memories na, ay ito, dapat gawin mo to or ganyan. Parang mas may motivation ka na naman na makukuha sa mga experience mo. Parang ganyan. At saka, syempre, bata ka, 8 years old, 9, or hanggang 10 siguro. Syempre, gusto mo pa maglaro. So, pero kailangan mo mag-practice. Kailangan mo mag-practice as a whole. Oo. So, naiiyak ka ba? Naiiyak. Sabi ng daddy ko, sabi niya, ano, sige pa, hindi mo na, ano yan, hindi mo na perfect yan. Hindi ka kakain. Alo? Or hindi ka maglalaro. Pero ngayon ko, mas na-realize ko ngayon yung importance nun, na talaga yung disiplina. Pero may ano pa rin kami, may time na maglaro at may time na mag-practice. No. May schedule talaga. Huhulaan ko, palagi hindi mo na pa-perfect kasi hindi ka tumaba eh. So, lagi hindi kumakain. Kaya hindi ako nag-music eh. Kaya hindi ako nag-music. Yeah. Kailangan ko na nga ulit ano, ma-disiplina. So, yun. Kailangan ko na ulit. Okay. Teka lang, pakilala mo naman sa amin yung mga kapatid, daddy. Magitin mo isa-isa yung mga names. So yung eldest namin is si Jury sa keyboards siya. Tapos siya din, kumakanta rin siya. Actually, lahat naman kami kumakanta. So Jury is the keyboardist. Tapos April yung sa lead guitarist. Apple is the bassist. Ni Queency
drummer. Tapos bunso is Twinkle, violinist. Okay. And your dad, of course. Daddy June. Band leader, manager. Yeah, the band leader. Yeah, si Daddy June. So maraming tumatawag sa kanya na Daddy. Kaya pag nagsashow kami, madalas siya yung guest namin. So minsan, marami pa siyang fans. Kasi syempre, siya yung ano, dati yung fans. Oo, siya yung daddy. So siya yung nagbuo sa amin, di ba? Okay. Pero ano at anong age kayo naging professional na talaga na talagang tumutugtog na kayo, may bayad na. May talent din. Actually parang since ano eh nung nag-start kami ganun eh, pero yung really? Professional as na nag ano kami na talagang bayad is nung nag-abroad kami. Talaga nagigig na kayo ay totoo na. Kasi high school pa lang, first year high school nagpa-perform na rin kami iba't ibang yun. Though meron naman kaming permit to work that age. I mean, hindi naman kami yung parang, ay, okay. Ka o, kasi bawal yun eh, di ba? DSWD ata yun, di ba, that time na pwede ka mag-work. Oo. At least meron kaming permit to work naman. Kaya. Pero ang galing ng banding yung magkakapatid, no? Pag band members na kayo, tapos magkakapatid pa kayo, best friends pa kayo lahat. I'm sure wala kayo option kundi mag-best friends. may away-away din, tulad ng normal na banda. Oo. May tampuhan din. May mga tampuhan din, maganyan. Tapos may walk-out. Walk-out talaga. Meron din. Hindi mawawala yan, di ba? Nangyari ba na, no? Nangyari ba na nag-aaway kayo? Nangyari, gigawa, tas mamaya mag-show na kayo. Siyempre, pag-show na kayo, ngiti, ang kayo ngiti. Ano nangyari? Nanggigigil ako sa'yo, ha? Ganun daw. yung palo mo, lumalakas. Alam niya na, pag ano, malakas yung palo, di ba? Nagtatabog na. Pero ano naman, kahit na may mga misunderstanding, may ano pa rin, professional pa rin. Yun nga, balik kasi ang ano namin naman is, wala naman perfect na tao eh, di ba? I mean, kahit sino pa yung katrabaho mo, pwede kang magkaroon ng hindi pagkakaunawan eh. So, kayo at least, kakilala nyo ni bawat isa. Di ba? Kaming magkakapatid, at least alam na namin yung weakness namin and strength. So, yun. Kaya kami ni Chris, sinigurado namin malayo kami sa isa't isa eh. Kaya pala. Para hindi mag-away man kami eh. Hindi kami magkasakitan. Hindi kami magkasakitan. Lugi ako pag nagkasakitan kami, mas malaki siya eh. Hindi naman hata, hindi naman ano. Kaya nga, SL kami. Grabe. So ever since Queency, yung Daughters 5 na yung pangalan ng banda. Ever since. O may ibang pangalan before. Dati sila eh. Ano. Marami. From galing bago maging Daughters 5, dati silang Jackson 5. Yeah. Saka Voltes 5. Voltes 5 muna. So naging Daughters 5. Okay. Hindi yung ano, yung before kasi parang ang tawag sa amin, the assets. Parang ganun. Kasi yung assets kami ni Daddy, parang kami yung asset. Kami yung assets niya na ano. Pero ayun, binago niya iba't ibang mga manager na gustong mag ano sa amin, humawak sa amin ganyan, pero kasi may yung Daughters kasi may kapangalan din sa ibang country. Parang rock band or the Daughters. Okay. Kaya ginawa namin is Daughters 5. Diba? Okay. So wala kayong boy, kuya, or kapatid na lalaki? Girls kay lahat? Oh, wala nga eh. Siguro kakahabol nila mamit daddy kaya naging lima kami. No, no. Diba yung ano? Sa isa pa. Bigla kala. Okay. So all girls talaga. Oh, kasi kung di mababago yun, the assets sila eh. The assets with the liabilities. Kaya naman yung manager. Agree naman si Queency. Ayaw. Liability talaga lalaki, no? I know, right? Sensya na. Okay lang. Agree rin naman kami. Okay. Tapos nag-abroad-abroad na kayo. Tumugtog na kayo ng band. Nag-perform kami ng Korea. Tapos Indonesia.
Wow, ang galing. Yeah, Singapore, Dubai, ganyan. Tapos, nauna yung mga yan, kasi ako napanood ko mismo live nung kayo ay sumali sa Pilipinas Got Talent. At sasabihin ko, ako'y napabilib. Magaling talaga. So, tapos, nauna yung mga banda nyo bago kayo sumali doon. No? Tama ba? Nauna kayo nag-abroad na kayo? Nag-abroad na kami. Actually, galing lang kami Dubai that time. Okay. Tapos, ayun, nagkaroon ako ng problem talaga sa throat. Kasi nagpe-perform kami outside, winter that time sa Dubai. Then tapos, sobrang, ayun, nagkasakit ako. And then, nung sa PGT nga, sa Pilipinas Got Talent, kami yung huling-huli ng perform. Tapos kami yung, parang mga 2 a.m., nagbiyahe na kami to Manila. Tapos nag-perform kami around 10 or 11 p.m. Ganyan. So, from 2 a.m. to 10 p.m.? So, 10 p.m. na kayo tumutugtog nun sa taping? Yeah. Kaya, wow! Kaya alam mo yun, syempre pagpagod ka, di ba? Yung boses mo, mawala talaga. Oo, lahat naman ang senior, alam mo. Tapos nasa labas kami, ganyan, umuulan pa. Ganun. Uyak. Di ba? Naging naging kahit na hindi kami talaga nakuha sa finals, at least good siya. Exposure. Yeah. Nagkaroon ng maganda exposure for you. Okay. And then from then, tumutugtog na kayo. Paano kayo napunta ng Canada? Hindi ko rin nga alam eh. Sino na uno? Sino yung promotor? Sino yung unang promotor, hindi promoter, ha? Promotor. Promotor yung kuya ko eh, yung asawa ni ate ko. Okay. Promotor tayo. Ni-recruit. Pinull out. Yung kuya ko, siya yung unang napunta dito. Tapos, after a year, kinuha na yung ate ko for open work permit, ganun. And then, nagkaroon ng mga, parang nagkaroon ng opening sa mga fast food, ganyan. Tapos nagtatrabaho ni ate. So, ayun, pinasok niyo yung dalawang sister ko na mas matanda sa akin. So, dalawa na. So, doon sa lima, dalawa na lang kayo naiwan sa Pilipinas? Oo, kami dalawang bunso. Ganun, parang. Kasi parang okay naman ako sa Pilipinas dahil okay naman yung work ko, ganyan. Pero, narealize ko din na iba pa rin yung kasama ko, yung family ko, yung mapag-perform pa rin kami, ganyan. At least, yun talaga nasa isip niyo pa rin na magkasama-sama kami. Ang galing. Nakaiyak, di ba? Oo, ang galing talaga. Yung parang kahit na magsimula ka sa, syempre dito sa Canada, di ba, hindi ka naman agad-agad parang okay na agad yung life mo eh. So parang kahit magsimula ka ng zero talaga is okay lang. At least kasama mo yung mga magkakasama ka daw. Yeah. Ang lungkot noon yung tatlong kapatid mo. Siyempre, nagpo-post na sila ng mga pictures na sa snow sila, samantalang ikaw, ingit-ingit sa Pilipinas. Oo nga eh. Pero, ikaw ba huli-huli nakapunta rito? O kaming bunso ni Twinkle, yung violinist. So, sabay kaming pumunta dito noong 2018. Okay. Kaya sabi ko, ay, okay lang pala yung snow isang araw. Huwag lang yung magtagal. Oo nga, tama. Biro ba galing kayo sa Saudi, napunta kayo ng Canada. Kaya nga eh. Lamig. Pero sa Dubai kasi, may winter din. Though wala naman talagang snow talaga na dito rin na tulad ito, dito. Na sobrang, din. Pero, kaya so, naman. Swerte nga tayo. Alam mo, isang malaking karangalan sa Nova Scotia. Natutuwa kami dahil itong daughter's five ay napunta ng Nova Scotia. Dito sa kayo siya nasa New Glasgow, di ba? New Glasgow kami.
So, dito sila. So, swerte tayo at wala tayo doon sa lugar ni Deus. Dahil doon, nandun lahat ng snow. Oo nga, sabi nga nila, winter peg daw diyan, di ba? Oo. Oo. Sir, parang... Ito yun eh. At least makakatawa mo dito yung Let It Go ng Frozen. Oo. Sa sobrang lamig. Walang bumabagsak na tubig doon kasi pagdating sa floor, yellow agad. Oh my God. Nung ano, nag-show kami dyan talaga, sobrang lamig. Pati parang hanggang sa ano mo, sa brain talaga. Ah, nag-show na kayo dito. Wow, oh, nakapag-show na kayo ng Mantova. Kailan? With Jovi, 2019. Ah, okay. Okay. So, saan-saan na kayo, kayo? Saan-saan na kayo nakapag-show okay. Dito sa Canada? Sa Winnipeg, tapos Steinbach. Steinbach ba? Okay. Then, Toronto, ganyan. Tapos, ayun, nagka-baby. Nagka-pandemic, tapos nagka-baby. Yung mga kapatid ko. Kaya, at least, di ba? Sabay nung pandemic yung mga baby nila. Mga the daughters. The daughters. The daughters with daughters na. Yeah. Granddaughters 5. Granddaughters 5. Talaga. Grandchildren 5. Ang ganda naman ng story yan. Yeah. Parents niyo nandito na rin, no? Kompleto talaga kayo. Mm-mm. Pero ngayon nasa Pilipinas sila. So pupunta sila niyan by April sa Alberta naman. Nandun kasi isang sister ko dahil mga anak siya. Okay. Mga anak ulit. Anak ulit. Alam mo, laki ng potential ng Daughters 5 dito sa Canada. Pag tapat-tapat lang yan, pag natapatan ng isang magaling na manager, yan may nakakita. Sisikat yeah. Nila. Kalangalan ng Pilipinas. Oh. Kung may sister ka sa Alberta, paano kayo nagpa-practice? Or may time pa ba kayo mag-ano? Sa ngayon, kaming apat lang muna. Mm-hmm. Pero, kasi... Ano naman, di ba? Medyo nawala din kami for 4 years or 3 years, ganyan, na kaming kompleto. Okay. Kaya, ano naman siya? Kaya naman. I mean, kaya naman na ibalik ulit anytime. Yeah. So ngayon, syempre, hindi na Beatles yung tinutugtog nyo. Tsaka iba na. So, ano mga genre na mga tinutugtog nyo ngayon? Yung mga present? May mga present din. Pero may mga, kasi more on, kasi... instrumentalist, ganyan. Minsan, may violin, ganyan. Tapos, Queen. May Queen kami. And then, ayun, of course pa rin. May mga rock songs pa din. Tapos, si Daddy, mga Earth, Wind, and Fire, ganyan. Hmm. So, do you have an original song? Yes, we have original song. Yeah. Deus, pakilala natin kay Gino Cruz. Oo, actually, marami na tayong nakasama dito ng mga composers. Composers, no? Producers ng concert. Ano yung natin pakilala? Oo. Para magawin sila ng kanta. Ang ganda. Pero during yung composition show, sino yung nagko-compose? Ikaw o kayong collaboration na magkakapatid? Meron kaming isang song, yung Na Naman. Collaboration kaming lima magkakapatid. Yung Na Naman. Ah, ikaw din. Ikaw din mismo. Na Naman? Na Naman. Oo, Na Naman yung title. Sample naman konti, nung Na Naman. Kasi parang, pag nag-aaway sila, ikaw Na Naman? Na Naman? Kasi siguro, ano, i-send ko sa inyo yung, ano, yung link. Para at least ma-ano natin dyan, yung Na Naman. Meron na kayong album? Oo, may album kami, pero sa Philippines, inano eh. Nasa National Bookstore pa yung mga album nila eh. Oo. Photo album. Pero sa ano, sa Spotify na doon naman kami. Daughters 5. Okay. Sige, maya-maya lang eh. I-post natin yung mga link ng Spotify at. Mm-hmm. Tapos may ano sa Apple Music, like I think nandoon pa rin. Ang galing. Okay. Anong plano ngayon ng Daughters 5? Sino na yung pinaka leader niyo ngayon? Sa feeling ako eh. Hindi, usually kasi ngayon, dahil ako na lang yung single, ako na lang walang asawa sa kanila. Okay. So, announcement. Announcement eh. Hindi naman. Kailangan ako.
Ganun ako yung ano, yung nakikipag-usap sa mga gusto kumuha sa amin, sa mga taong ganyan. Shows. Sa mga shows. Mm. Or yung ate ko na isa sa Ate April. Depende naman kung ano yung needs. Ganun. Okay. Si Queency, sinong personal favorite mo na singer? Personal favorite talaga. Oh, local. Local, I mean Filipino or ano, foreign. Foreign. Sa foreign talaga si ano eh, Mariah. Mariah. Mm-hmm. Pero sa local, Regine, si Regine Velasquez. No, talagang ano, parang mabirit, parang ibig-ibig, ganun yung... And si ano, si Lani, si Lucia. Yun. Yung dalawang yun. Yun, oh. Kaya pala nauubos ang boses mo. Oo nga eh. Alam ko na kung bakit. Alam mo na kapag ano, walang boses. Galing. May nakasama na kayong ano, mga artists sa mga gigs nyo, whether front act or concert. Oh, may mga ano naman, may mga nakasama na. Iba't iba na rin. Mga side A, ganyan. Sa mga bands, side A, freestyle, tapos, ayun, sila Jovit. Marami na, hindi ko na maalala masyado yung iba. Pero, ayun, usually... Teka, wala kayong plano sumali sa ano, yung America's Got Talent o kaya Canada's Got Talent? Siguro bukas. Gabi na siya. Gabi na. Tira-ulo rito si Quincy. Baka namin yan bukas, ha? Hindi, totoo nga. Abangan namin yun. Yeah. Oo, oh, Canada's Got Talent. Bakit hindi? Diba? Para talagang... We will try kung ano. Tingnan namin yung mga kailangan na... Mga anak nga yung kapatid niya eh. Nasa stage na may bata. May mga bata, no? May mga baby lahat. Pero at least, diba? Ano yung pangarap nyo sa Canada? Siyempre, pag kayo magkakapatid, nag-uusap-usap kayo, para napag-usapan niya, uy, paano natin i-restart yung career or anong sa Canada? Kasi, sa Canada, yung network, napaka ano eh, actually, opportunities mas malaki, di ba? In terms of technology siguro, connection, yeah. Saka yung media. Mm-hmm. So, napag-planuhan nyo na, napag-usapan nyo na ba yun? Na... Siguro dahil, ano, ayan, minsan nagre-record kami ng mga songs and then may mga videos din. Tapos, doon pa lang namin parang kinukonsider na isend sa mga producers, ganyan, or sa media. Pero ngayon kasi dahil maliliit pa yung mga baby nila, kaya medyo struggle talaga. Kasi, di ba, dito wala naman talagang yaya or... Ang hirap eh, di ba? Parang dapat kayong dalawa mag-work, yung mag-asawa, ganyan. Tapos, yung time is very limited. Pero, ayun, we're working hard naman na kung maghanap ng mga opportunities for our band. Well, paano, ano, I'm sure you have your fans already sa Philippines. Eh, paano nila na naman kayong gustong sundan? Meron ba kayong YouTube channel, TikTok, or Facebook? Ayun, Facebook, yung Daughters 5. Tapos may YouTube din kami, Daughters 5. Pero more on sa Facebook din kasi kami. So, okay. Ayun. Pero ano yung kantahan lang o may mga samang vlog? Sa ngayon, puro ano lang, yung mismo pagtugtog lang. I mean, wala pang masyadong kwentuhan. Pero ngayon, tulad niyan, yung sa akin is mas ipropromote ko na siya as vlog. So, vlogging, ganyan. And then, para sa band din, ma-promote. Ano mo yun? Ma-promote. Kasi iba na yung ano ngayon, di ba? I mean, hindi na lang sa mainstream eh. We're on social media na talaga. So, Yung mga sikat nga, nag-vlog na eh. Kasi, pagsabayan na lang. Oo. At saka hindi, malaki yung potential mo talaga dahil mukhang sira ulo rin to si Quincy. Medyo ano nga, actually, medyo ano nga dito, parang nabawasan. So, mas malala pala ako nun, no?
So ikaw ba, iba, ikaw ba talagang kuwela sa iyong kapatid o hindi? May mas kuwela? O pare-parehas lang ngayon? Ano, mas ano ako, para mas carefree. Approach ako. Mas carefree. Mas okay. Ano ako. People person talaga ako. So, yun. Siya yung clown of the group. Siya, malamang siya narin sa marketing yan. Sa, oh, sa, ano lang yan. Mabigyan ng opportunity to. Tignan mo to. Si, Kiwi, ano, si Queency will shine again with the band. Yes! Amen! Mabigyan, ano lang yan. Yeah, magiging ano na yan. Queency and her sisters. Magagalit. Sorry din. Magagalit yung kapatid mo. But joke lang po. Mabait naman sila. Mabait naman sila kaysa sa akin. Sa akin. So, yun, Queency, kung meron kang message una sa iyong mga kapatid. Siyempre, namimiss mo na yung iba at saka yung saklal ng pinagsamahan nyo bilang magkapatid, bilang band member. Ano mo masasabi mo sa akin? Iyakan na ba to? No! may ano ba? May teaser ba? Ano, sobrang proud ako sa kanila na may kapatid ako like them. Na, alam ko na hindi ko masusuklian lahat ng pagmamahal nila sa akin at yung mga experience namin together. And alam naman nila yun eh, na hindi kami titigil sa music kahit tumanda na kami. Ganyan, na magkakasama pa rin kami. And kahit na yun, may kanya-kanya na sanang pamilya, I will try to understand them. Understand and continue to support them. At yun nga, nandito ako for them all the time. So, ayun. I love them so much. Eh ano naman sa yung daddy sa founder ng Daughters 5. Kay daddy at kay mommy. Workers. Ay, sobrang ano grateful talaga kami sa parents namin kasi sila yung nag-push din sa amin na i-continue yung kung ano yung mahal namin, yung passion namin, which is yung music. Kasi 'di ba parang yung ibang tao baka akala nila parang ay pinilit lang sila. Kasi tinong mo, magkakapatid sila, di ba? Parang yung ibang magkakapatid, parang hindi naman sila nagkakasundo eh. I mean, yung kung iba't ibang talent ang meron sila, di ba? So, in sa amin, parang sobrang grateful kami sa parents namin dahil yun, sinuportahan nila kami sa kung ano yung gusto namin, kung ano yung mahal namin. At kay daddy na siya yung nagturo sa amin na thank you dad kasi sa lahat ng pasensya mo sa amin na at yung pagmamahal mo na walang katumbas kayo ni mami na lagi kayo nakaalalay sa amin kahit na alam namin na may pamilya na sila mga kapatid ko. Nandyan pa rin kayo for us. And alam niyo yung wish ko for you guys na sana mas maging comfortable na yung life nyo at mahal na mahal ko kayo. Wow! Friends, mga ka-SL, that's Queency Villanueva, member of Daughters 5. And the future Miss Canada and Binibini Pilipinas. Miss Canada. Thank you. Future winner of the Canada's Got Talent. Oh, tama. So, Dave? Well, Queency, salamat sa iyong oras in joining us. Thank you for sharing your extraordinary life. And yung sa simula ng sinabi mo nga sa pasalamat sa parents mo, sa mga kapatid mo, family is very important to us. And yun nga, we hindi nagtatapos
yung Daughters 5 sa Pilipinas. Ito pa, new chapter sa inyo dito sa Canada. I'm sure there will be more opportunities for you and your group here. Thank Siyempre, you. Ano lang yan. Umpisa pa lang yan. Tama. So good luck to you. Days and I were conceptualizing the Excel show, which is Extraordinary Life. Ito yung mga story na talagang gusto-gusto namin ipakita sa mga nanonood sa amin. And this is such an extraordinary life that you're living with your family, with your band members, family, friends, which is iisa, sila-sila sa rin yun. No? So, ang galing ng story, ang galing ng pamilya nyo. Saludo kami, dalawang kamay. Daddy, kay mami at sa inyong lahat magkakapatid. Maraming salamat sa pag-share mo ng storya ng family mo, ng iyong talento dito sa The Excel Show. At yung sa mga taga-Excel, yung mga nanonood naman sa amin, mag-like and subscribe naman kayo dito sa amin sa The Excel Show. At paki-follow na rin si Queency Villanueva sa kanyang, Facebook, sa YouTube, yes. Daughter 5. Okay. Queency. Oo, maraming salamat. Sobrang sobrang chill nyo palang kausap at ano, di ba? Oo. Level ko kayo. Sige, susunod, gawin natin. Kasama na yung mga kapatid mo, lima na kayo. Mas magulo yan. Mas magulo yan, mas masarap yan. Sige, gawin natin yan. Sige. Ayun, live na yun, di ba? Nandito si, okay. Sige, Queency, thank you. Maraming salamat tayo. Thank you. Again. Welcome bye-bye. To this. Okay, bye-bye.